Problema. Problema sa mundo. Patong-patong. Punong-puno. Buhay nga kasi mapaglarong totoo. Mahirap, mapaganda, bihirang maayos. Patatagan talaga ang labanan dito tulad na lamang ng aking sarili. Ako si Papa Don. Ngayon ay nasa barko. Nagtatrabaho. Buhay ko'y masalimuot na totoo. Dahil sa mga pagsubok na aking natamo sa aking buhay. Ang buhay ko'y punong-puno ng sorpresa. Ang dating puno ng saya sa isang saglit, sa isang iglap ay napalitan ng luha. Sadya nga nakakabigla. Mga pagsubok sa aking buhay na walang pasabi. Kung dumating man ay balding-balding luha, wala akong pwedeng gawin, kundi ito'y harapin. Ngunit sa halip, tatapusin ko ang aking buhay, ay mas pinili kong maging matapang. At ipagpatuloy na lumaban, minsan akong dumapa noon, pero bumangon ako para pipilitin kong makatayo muli hanggang sa malapasan ko ang mga pagsubok sa aking buhay. Ako man ay hindi nauubusan ng mga problema, pero sa halip ng umiiyak ako, ng umiyak, ay mas pinili kong manalangin dahil walang ibang tutulong sa akin kung hindi ang Panginoon. Ang buhay ko'y parang isang kompetisyon. Minsan ay nananalo at minsan naman ay talo. Ito rin ay parang isang patakbo. Problema ay pagdapa. Solusyon ay pagtayo. Inaharap ko ang mga problema at pagsubok sa aking buhay dahil alam ko na nandyan lagi ang Panginoon. Sa kabila ng lahat, ako ay naging matapang at kayang-kayang lagpasan ang mga pagsubok na dumarating sa aking buhay. Laban lang ako ng laban hanggang sa makamit ang kapayapaan. Sabi nga ng iba, lahat ay may hangganan. Kaya ang mga pagsubok na dumarating sa aking buhay ay kayang-kaya kong wakasan. Mahirap naman talaga na nandito ako sa malayo. Tapos mabalitaan kong hindi ko inaasahan na balita. Never kong in-expect. Dahil alam ko na naniwala ako sa Panginoon na hindi pababayaan ang aking mga mahal sa buhay. Pero wala po akong karapatan na questionin ang Panginoon dahil wala naman akong karapatan para tanungin siya kung anong dahilan. Wala akong magawa sa aking sarili kung hindi patibayin ang aking loob para lang din sa aking pamilya. Dahil hindi lang naman ako ang binigyan ng Panginoon ng problema. Minsan nga nasabi ko sa aking sarili na sana hindi darating ang ganitong sitwasyon habang nandito ako sa barko. Totoo nga ang sinasabi ng ibang marino. Ito ang realidad ng isang marino na masakit sa amin, na mawalan ng pamilya na nandito sa barko. Hanggang alaala na lang ang lahat. Kay sarap balikan ng mga bata pa tayo. Yung walang problema, yung naglalaro lang tayo. Ikaw pa nga yung kaagaw ko ng laruan. At ikaw pa ang kauna-unahan kong kalaro. At ikaw pa ang kauna-unahan kong kaaway. Masarap ang buhay natin noon. Naalala mo pa ba ng mga bata pa tayo?
Sabay natin sinigaw ang ating mga pangarap. Sabi mo, sana Lord, ako'y maging pulis. At sabi ko naman, sana Lord, ay ako'y maging seaman. Naging totoo ang lahat. Pero, bago natin nakamit ang ating mga pangarap, marami pa tayong pinagdadaanan, nahirap, na pagsubok. Minsan na nga ako sumusuko sa aking mga pangarap, pero sabi mo sa akin, Shu, nandito na tayo. Tatapusin na natin tong pangarap natin, malapit na natin tong makamit. Nung nakamit na natin yung mga pangarap natin, sobrang proud natin sa isa't isa. Sabi mo pa nga sa akin na Shu, tayo ay magiging tulay sa ating mga pamangkin. Tayo ang maging inspirasyon nila para matupad din ang kanilang mga pangarap.